Ito yung araw, kukunin mo lang. Example, ganito. 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4. Good morning, mga Kapower Rangers. So, we are here again. Nagkaroon na naman tayo ng request sa mga maritime student natin. Free of charge lang ito, ha? So, para to sa inyo at matuto at may additional information kayo. Alam ko, tinuturo ko sa paralan. So, iba din yung actual. I-actual natin ito ngayon. So, free of charge. At ang inihiling ko lang sa inyo, bisitahin nyo lang yung YouTube channel ko. Nakalagay dyan sa next video. Anyway, so, nag-request sila kung paano kumuha ng gyro error by the use of the sun. So, there's a lot of way on how to take a gyro error. Pwedeng sa araw, buwan, mga selected star. There's also a different method, especially if you are taking the bearing or taking the gyro error on the sun. So, we have the ABC method, we have the sunset sunrise method, and we have also other way by amplitude. So that is the sunset and sunrise. Sa ABC method lang tayo kasi ito yung long process. Kung gusto nyo malaman yung amplitude, we will do it in another video. Yung amplitude naman niya, yan yung madali lang yun. Sunset to sunrise, and you can do it via calculator nga lang eh. Mas madali yun. So okay, ito yung mga nilagay ko na para mas mabilis yung video natin. So, at the first, kukunin natin yung gyro course at magnetic course natin para malaman natin yung difference. Ngayon, we have a 350 and we have a 353. So, pero mong makuha, then isulat natin dito. Gyro course 350, this magnetic course is 353. So the variation sa area, so kukunin lang natin sa GPS kasi wala kaming chart, naka take this kami. So 0 sa supposed to be, pero ilagay ko na lang ng 1 ways para may correction kayo kung makikita. Ngayon, isa-sight na natin yung araw. Andun yung araw, kukunin mo lang. Example, ganito. 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4. So ang gyro bearing ng sun is 107 degrees. Siyempre kukunin mo yung oras. Yung oras natin is 23 GPS time 23:05:10. And then on November 10, 2020. Ngayon, nakuha na natin. So, especially the position, 01 degrees, 11.2 north, and 103 degrees, 41.6 east. So, kung ang difference ng gyro course at magnetic course is 3 degrees, so dapat dito, difference niya rin is 3 degrees din, o 107, so dito is 110 degrees. Okay, complete na yung initial what we call that initial information natin. Then for taking a gyro error, we have some publication to consult. We have some publication na need to be our guide. So we have the Norris table. Onboard lang ito, kaya huwag kang problema dito.
laging on board to, hindi nawawala to. Norris table, Norris nautical table is composed of different tabulate, I mean table for different correction. May mga natural logarithm, lower limb correction, nandito lahat. Ang ABC method, nandito rin yung mga information, yung correction niya. And then we have the Nautical Almanac. Nautical Almanac is published every year. So we are in 2020, so malapit na rin itong matapos. 2021, may panibago. Because inside is all about the daily tabulation or the daily source of sun, moon, and another information about twilight. So dito mo kinukuha. And then mga selected stars, which is kailangan natin sa atin ng celestial observation. So nandito. So andito din yung correction. Okay? Itong dalawang publication importante. Iba, meron tayong Bodich na ini-issue din. So first, we check the date, 23:05. This is UTC time. So hahanapin natin yung November 10. November 10 sa publication. So ito siya. Ito siya yung number November 10. Ito. So Tuesday, 23. So kukunin mo lang yung phase A of the sun. Sa sun ka lang kasi araw yung kinuha mo. Eh. Dito, 169. So lagay natin is 169 degrees. 169.00. Ano yung increments niya? Nandito din sa likod ang increments. Increments meaning yung minutes na natira. So we have 0.5 minutes. So kukunin mo yon. Kikita nyo mula na 1800 hanggang 2300 increasing yung declination. So meaning ang correction na 0.07 is increasing din yon. So we have declination of 17 degrees 28.2 south. And the correction is 0.7 plus. Plus yan ha, kasi increasing. So we go to the increments. Increments is 5 minutes and 10 seconds. 5 minutes and 10 seconds. This is 5 minutes, sun, sun, planet. 10 seconds is here. It is 117.5. This one, ah. 1 degrees, 17.5. And the longitude is 103. 103, 41.6. Ilagay mo lang dyan. Pag east yung longitude, plus. Pag west yung longitude, minus. Para makuha natin yung LHC. So 103.41.6. So LHC is 1.959.372. 270 degrees, almost 274 na. At ang day correction 07 is 0.1 lang. So 0.1. So ang final declination is 70 degrees 28.3 south. Ngayon, proceed na tayo sa ABC. Tsaka ang Norris table na yung gagamitin mo. Ang ABC table nandito lang. Nakikita nyo, table A. So, table A, table B, and at sa likod yung table C. Unahin natin letter A. Anong sinasabi? Anong makikita nyo sa table A? Latitude at saka LHA. So, andyan yung 274, ha? Round off na lang natin yan. 274, and then latitude is 1. So, dito siya. So, ang latitude 1 is 0. 0, 0. 0.00. Ano ang naming? Ang sinasabi? Name opposite to the latitude except when the LHA is between 90 degrees and 270 degrees.
ngayon, yung LHC natin is more than. So, name opposite to the latitude. Ang latitude natin is north, so south ito. Punta tayo sa letter B. B is LHC versus declination. Makikita nyo, 274 declination. LHC, and ang declination is between 17 to 18 degrees. So, i-interpolate mo. Meron kang 0.31 and 0.33. So, ang gitna ng point ng 17 at saka 18, hindi 0.32. So, lagay mo dito, 0.32. Anong sinasabi? Always name the same as declination. So, ang declination natin is south. So, south din ito. Okay? Ngayon, same name and the correct name, subtract and copy the direction of the greater number. So, C natin is 0.32 south. Pag pinag-add mo yung dalawa, 0.32 pa rin. The azimuth, meron tayong tinatawag na south prefix and suffix. So, south. South magiging prefix natin. Mauuna sa south. Ngayon, punta tayo sa table C. Andito yung table C natin. Yan, kung makikita nyo, table C yan. Table C, we proceed to 0.32. 0.32 is here. See? Table C, 0.32. And latitude is tabulated in every 2 degrees maliban sa 0 to 8 kasi malapit kayo sa equator eh. So nandito ka sa 72.3. So 72.3 ilagay mo dito sa na azimuth mo. 72.3. Anong sinasabi sa table C ang naming niya? Pag ang sinabi, pag ang LHC mo is between 180 degrees and 360 degrees, east yung name ng azimuth mo. Pag ang LHC is between 0 degrees to 180, west yung naming ng azimuth mo. Eh, yung azimuth natin, oh, I mean, yung LHC natin is between ng 180 degrees and 360. So, anong name nito? East. So, east yan. Wow. Ngayon, makukuha na natin yung true bearing. If this is the direction, north, south, west, east. Ilan to? 180, 90, 0, 270. What is it? South, east. So, supposed to be banda dito sa. So, ang mangyayari is 180 degrees minus 72.3. So, ang result is 107.7 ba? Degrees true. So, yan na yung true bearing mo. So, dahil may true bearing ka na, makakulit mo na yung gyro error. So, 107.7 is 107. Dahil gyro force mo is 350.0. So, true force is 350.7. Okay? Magnetic course is 353.0. Compass list error east. Compass list error west. Eh, mas malakas yung compass mo. Ang laging compass mo is magnetic course. Mas mataas ha. Ibig sabihin, minus ito magiging 2.3. Direction, west. Yan yung magnetic error mo. Ngayon, may variation tayo sa area na 1.0 west. Always change the name of the variation when you are doing magnetic error and variation. So, magiging
is 2. So different name, subtract. Same name, add. So ang result, division mo is 1.3 west. To make sure, you can do the correction. Compass course 353. Division 1.3 west. So result is 3 5 1.7. What variation is 1 west, 1.0 west. You add, you subtract. Okay, result is 350.7. The same. What? So I hope na gets niyo yung pagtuturo ko about doon. At i-save niyo yung video na yan para malaman niyo kung paano. This is an ABC method. So maraming paraan. Ito lang muna yung tuturo ko sa inyo. Ano, mahaba. And then I hope naintindihan niyo yan. Yun lang ang running fix. Sa sunod na naman, kasi may ni-request pa siya na running fix eh. Pero ito lang muna ang maibigay ko para hindi masyadong mahabang video. I hope naintindihan ng lahat. At sa mga ma-retention student dyan, mag-aral kayo ng mabuti. At mag-aral ng mabuti and keep moving sa tinatarget nyong goal. At balang araw ay kayo din ang papalit sa amin. God bless and good day sa lahat.